Hi guys, so we're having a wedding trip for today. Kasal nung kapatid ni Michael. So nandito kami sa Asim Resort. Ang ganda ng view yan. May windmill and sa elders ng Tikas. Pinkakas. Say hi, Mom. Hi, Mama. Hi. Mamaya. Kili! Oy, binayadan kamu para kumuha ng photo. Ang cute naman. Never forget the hands that raise you, our parents. And may coffee shop din dito, cafe. Si abuelo. Si abuelo to. Si ano. Ayun lang ang coffee center. Lima lang ito ah. No, isa lang yan. Isa lang yan. Swimming pool. May swimming pool. So isang resort siya. Then na yung Melky. Thanks, Mama. Melky, ano ito tayo? Kasi yung grapefruit. Ay, sa'yo. Ano sa'yo? Ah. Dito kay Boy Boy na yung isa dyan. O, oh, kay Boy Boy isa. Ano kayong tatatan ng ano yan? Ang ganda yung time.
naman, kayo po ba ay masaya na? Sapagkat after all these years na ating pinagdaanan, pagsubok, yan, mga obstacles na dumadaan sa atin, alam mo yan, maraming salamat na hindi tayo nagpatalo sa mga... My love. So, indeed na this is the day that the Lord has made na tayo ay pinagtagpo at pinagkaisa bilang isang mag-asawa sa harap ng I always praise Him, our Lord, for giving me a chance to love you and experience things na kasama ka. As we enter this new chapter of our life, I pray that na mas lalo pa nga natin mapalalim ang relasyon natin sa ating Panginoon. So, Biel and Jas, ito na yung moment. Yung matagal na nating in-schedule ngayon ay natupad na. So mahaba ang plano, ngayon ay nagkaroon ng katuparan. Amen. So, ngayon, Biel, guys, ipakita nyo na sa mga ninong ninyo, ninang, sa mga magulang ang inyong banal na pandemic bago pandemic. So sabi niya, so take time kasi may cameraman, baka pa ulit-ulit din kayo niya, wala nang ulit-ulit. Kuya, ayan, nag-ano na si Buboy. Ayan, winner siya ng Art Ops Shop. Win! Ayan pa, maglagay tayo ng ano, dahon. Ito, pinaghirapan nyo yan. DIY, pinaghirapan yan. Yan. Okay na po. Forevermore. Si ano? Ano, isang guhit lang. Yeah.
Thus, the recessional of the newly couple, Mr. and Mrs. Portugal. Ladies and gentlemen, let us witness the wedding and the pinagsama ng Diyos. May papayo ko sa inyo is gawin yung sentro ng Diyos sa marriage niyo, because if you make God be the center in your life, lalo lang na sa marriage niyo, everything is magiging yung imposible ay magiging imposible, because you know, na alam naman natin na ang Diyos natin ay walang imposible sa Kanya. And always make Him number one in your life. Gawin mo lang Pierre, Cedric, si Jazz, number 2 sa buhay mo. Gawin mo lang si Cedric, number 2 rin sa buhay mo. Always put God first in your life, para ang lahat ng bagay sa inyo, marriage, na mga gagawin, ay magiging maayos. At isa pa, number 1 bilang sa pagiging isang bagong kasal o bagong mag-asawa, magkakaroon kayo ng mga challenges sa buhay niyo. Magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaintindihan. Pero huwag niyong paabutin ng umaga ang tapuhan niyo. Huwag niyong paabutan ng huwag niyong nangiwalag ang tapuhan niyo. Dahil kapag nagawa niyo yun, hahaba, paulit-ulit yun, magiging ang isang araw, dalawang araw, may 10 araw. Huwag niyo hahayaan yung gano'n. Pagsikapan niyo sa yung dalawa na i-apply niyo. Pag nagkatampuan, nagkatisa. Practice forgiveness and grace. No? Kapag nagawa niyo, magiging maganda ang pagsasama niyo. Pag nagkaanak kayo, makikita nila how good the God in your life sa marriage niyo. No? Tapos, kung ano ang kahinaan ng bawat isa, magpalakasan mo. Naniniwala ako, kung ano ang kahinaan ni Jazz, malamang kalakasan mo. Kung ano ang kahinaan ni Pied, malamang kalakasan mo, sister. Kaya pag naghihina si Cedric, hindi pa ako siya, nagharap mo siya. Pag naghihina si Jazz, nagharap mo siya. Hindi kayo pinagsama ng Diyos para mag-away, magtalo, magkakampi kayo ng dalawa. Lagi kayong magkakampi, hindi kayong magkakampi. Kaya naniniwala ako na napakaganda ng planning nyo sa buhay. Kaya God bless you, boys.